Yolo. Kaway-kaway, tayo dyan mga kaibigan. Nandito na lang po ako para magating sa inyo ng datuin. Bali po itong, ito po ay, ang Lord gagawin ko ay kakanin. Nasikat po tuwing Chinese New Year. Ito po ang ating tikoy. Bali po ito, yung pag ginagawa ito ng tatay ko nung maliit pa ako, bali kinakatulong niya po ako sa paggawa nito. Eh naisipan ko, maggawa po ngayon. Subukan ko kung natatandaan ko pa ang turo ng tatay ko kung paano ang gumawa ng tikoy. Eh mga kaibigan, ito po yung aking mga ingredients. Sige po, bali ito po ay giniling na malagkit, tapos ibinatag ko muna siya sa 500. Ito ay 500 grams po na malagkit na giniling ay powder. Kaya binatag ko po siya sa 1 liter of water. Bali, binatag ko po siya ng mga nasa isang oras, dalawang oras na mahigit. Tapos, ganito na po ang kanyang consistency ngayon, mga kaibigan. Ngayon, ang gagawin ko naman, meron po ako ditong butter. Tutunawin ko itong butter. Bale, 500 grams. Gagawin ko lang po 250 grams dito. Kalahati lang. Tapos, meron po ako ditong condensed milk. Tapos, meron po rito akong ano, keso. Na-add-arin natin. Tapos, meron po ako ditong asukal na puti. Bale, lalagyan ko po siya ay isang 1 cup. O, sige po. Atin na po siyang haluin. Yan po. Isa. Tapos, atin po tunawin itong butter. Eh, kanina ko pa po ito bali nilabas para matunaw na siya, para madali lang matunaw pa. So, ang gagawin ko po dito, mga kaibigan, 500. Ito, kalahati lang. Tapos, ating tutunawin siya. Mas maraming butter po, mas masarap. Pero, titingnan po natin. Ito po, lagay ko muna sa microwave. Tapos, ihalo na po natin itong isang condensed milk. Yung pong nakaka-miss dyan ang tikoy sa atin sa Pilipinas, ganito lang po ang paggawa niyan. Yan po. Haluin na po natin. Tapos, ito pong ating lagay na natin itong ating butter. Sa atin po sa Pilipinas, ang ginagamit ng tatay ko, tanda-tanda ko, yung ano lang po, star margarine. Eh, salted po yun. Kaya ito pong aking ano, butter na ginamit ay salted. Yan po. Yan. Tapos, atin pong add-addan ng keso. Ayaw pa magpabukas po, mga kaibigan. Yan. Kaya po natin a-addadin, ayaw natin magbuo-buo yung keso. Okay.
eto na po, mga kaibigan. Nahalo na natin ang ating mga ingredients. Ngayon naman, meron po ako ditong pan. Nilagyan ko na siya ng butter. Tapos, meron na po akong paglulutuan doon na ating steamer. Ito po mga kaibigan, nakahanda na yung steamer natin. Yun, talagay naman natin ito dito. Para hindi po matapon ating salukin ng dahan-dahan. Tapos, i-steam po natin ito. Siguro, mga 2 oras. Slow cook lang po. Tapos ito pong isa, manipis-nipis ng konti. Ito pong manipis dito sa ibabaw. Tapos yung makapal dun sa baba. Tapos, atin po lalagyan siya ng aluminum foil. Okay. Kailangan po nakasil para hindi mapasok ng tubig. Teka na po, atin na itong ilagay sa ating kumukulong tubig para ma-steam na. Ito po, bali mga kaibigan, yung ating steamer. Natin. Tapos itong isa,
dito. Maya-maya po ulit, pakita ko na sa inyo. Mga 2 oras po ito. To 3 hours. Slow cook. I-steam natin. O, sige po. Ito na mga kaibigan. Pagkaraan ng 3 oras na slow cook. Tingnan na natin kung luto na siya. Mainit mga kaibigan. Yan. Tingnan natin kung anong hitsura. Ito na, the moment of truth, mga kaibigan, ng ating successful po ang ating tikoy, mga kaibigan. Ito po, bango, ang sarap ng ating tikoy. Tingnan natin. Luto na po ang ating tikoy. Ito na. Mamaya, tikman po naman natin. Okay na mga kaibigan. Tikman naman natin. Kasi hindi na siya masyadong mainit. Tikman natin kung gaano kasarap naman to. Eto mga kaibigan, tikman naman natin ang ating tikoy. Sarap! Hanggang sa susunod ko rin ng mga video mga kaibigan. Isa pa, naubos na ulit eh. Isa pa ulit po mga kaibigan. Ito naman mga kaibigan, ito po naman yung isa nating niluto pa. Ang ganda ng luto. Ang sarap. Ang ganda ng amoy po. Ang sarap ng amoy. Kain po tayo. Maraming salamat po.